tayo lahat magpakailanman. Umamit ang kaibigan, lahat ng narodod. Umamit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Apuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, sa Ebanghelyo, makikita po natin si Jesus na nagpapagaling sa isang babae at bumubuhay sa isang batang namatay na. Bagamat ang kamatayan ay bahagi na ng ating buhay, hindi niloob ng Diyos na tuluyang maglaho ang tao pagkatapos pumanaw sa daigdig. Isinugo ng Ama ang kanyang anak upang puksain ang kamatayan at ipagkaloob sa atin ang pangako ng buhay na walang hanggan. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan at sa lupa'y kapayapaan sa mga tao pinalo. Pinupuri ka namin, dinarangay ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos.
Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalayan kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Ang kamatayan ay hindi likha ng Diyos. Ang pagkamatay ng alingmang may buhay ay hindi niya ikinalulugod. Ginawa niya ang bawat nilalang upang magpatuloy. At lahat ng nilalang niya ay mabuti at mahusay. Wala silang kamandag na nakamamatay. Ang kamatayan ay di naghahari sa daigdig na ito. Sapagkat ang karunungan ng Diyos ay walang kamatayan. Pagkat ang tao'y hindi nilikha ng Diyos para mamatay, kundi parang maging kalarawan niyang buhay. Ngunit dahil sa pakana ng Diablo, nakapasok ang kamatayan at ito ang kahihinatnan ng mga napailalim sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Poon sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupurit, ako'y iniligtas. Kaya ang kaaway ay di nakuhang matuwat magalak. Mula sa libingang daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako nakasama nilang maghapon sa kailaliman. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang poon, siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal, yaong kanyang galit at ang kabutihan niya'y walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha sa buong magdamag. Sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin. O Poon, ako ay pakinggan. Mahabag ka, Poon. Ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadama ko'y galak nang iyong hubarin ang aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo, O Poon, ay di magsasawa. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo'y tanyag sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin din ninyong manguna kayo sa pagkakawang gawa. Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo, na bagamat mayaman, ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan. Hindi sa ibig kong magaana ng iba at mabigatan naman kayo. Masagana naman kayo ngayon. Marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mga ilangan at sila'y masagana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, pareho kayong nakatulong sa isa't isa at naganap sa inyo ang sinabi sa kasulatan. Ang nagtipon ng marami ay hindi lumabis, at ang nagtipon ng kaunti ay hindi naman kinulang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Alleluia! Alleluia!
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa, ay pinagkalimpumpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo, "Agaw buhay po ang anak kong dalaga. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay." Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan, ano pat halos maipit na siya. May ilang dumating mula sa bahay ni Jairo, "Patay na po ang anak ninyo," sabi nila. "Bakit pa ninyo abalahin ang guro?" Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, "Huwag kang mabagabag, manalig ka." At wala siyang isinama, kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao, may mga nananangis at nananaghoy. At pagpasok niya ay kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang." Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat, maliban sa ama't ina ng bata at sa tatlong alagad, at sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, "Talita kumi," nang ibig sabihin, "Ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka." Pagdakay bumangon ng bata at lumakad, siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man, at inutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati nga ang katabi ng magandang umaga. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa 13 linggo sa karaniwang panahon. At kung meron man tayong isang bagay na magandang pagnilayan at magandang paalala para sa ating sarili sa araw na ito, tila ipinapaalala sa atin ng Panginoon na ang Diyos ay nakikinig sa atin. God listens to us. Kung meron mang isang bagay na gusto ko pong baunin ninyo, pagkatapos nyo pong dumalo ng banal na misang ito, alalahanin ninyo na kayo ay pinakikinggan ng Diyos. Pinakikinggan ng Diyos ang inyong panalangin, pinakikinggan ng Diyos ang paglapit po ninyo sa Kanya. Mga kapatid, sa araw na ito, mapapansin natin ang ating mga pagbasa ay kung paanong tugunin ng Panginoon ang paglapit sa Kanya ni Jairo, isang opisyal ng sinagoga, isang pinuno ng sinagoga. At paano lumapit ang pinuno ng sinagoga na ito? Lumapit siya kay Jesus dahil ang kanyang anak ay may malubhang sakit, nasa binit ng kamatayan. At hindi lang huyan ang kwento sa ating ebanghelyo. Sa ating ebanghelyo, merong babaeng 12 taon nang dinudugo. Parehas lumapit sa Panginoon. Parehas dumaing sa Panginoon na sila ay pagalingin. Dahil nga ang Panginoon ay marunong makinig, walang atubi at walang atubili, pinagaling ni Jesus ang mga taong lumapit sa Kanya. Bakit? Dahil ang pagpapagaling ni Jesus nagmumula sa kakayahan niyang makinig
at sa kanyang kakayanang makinig, ito ay nagdudulot ng buhay. Uulitin ko po, ang pakikinig nagdudulot ng buhay. Magandang halimbawa po diyan kapag ang isang doktor gumagamot sa kanyang pasyente. Ano ba ang ginagawa dapat ng doktor? Dapat ang doktor marunong makinig sa kanyang pasyente. Dahil ikukwento ng pasyente yung kanyang nararamdaman. Pero hindi lang dapat ang doktor marunong makinig. Dapat ang pasyente din marunong makinig sa ipapayo ng doktor. Dahil kung hindi ganun, marahil yung pasyente magdudulot ng kamatayan. Sa madaling salita, mga kapatid, sa pakikinig, nagdudulot ito ng buhay. At ang mahal na pong Jesus Nazareno ay Diyos ng buhay. At kung siya ay Diyos ng buhay, nangangahulugan na ang bawat daing natin, ang bawat panalangin natin, ang bawat paglapit natin sa Kanya, Kanyang ipinakikinggan. Kaya tayo ay nagkakamit ng buhay. Kaya mga kapatid, tingnan po ninyo ang inyong mga buhay. Ito ay buhay na buhay dahil meron tayong Diyos na nakikinig. Kaya siguro sa oras na ito, kung sa tingin mo parang wala nang buhay ang inyong mga sariling buhay, kung sa tingin mo sa mga oras na ito, hirap na hirap ka, tila parang patay ang iyong buhay, lumapit ka. Lumapit ka sa mahal na pong Jesus Nazareno dahil tunay siyang nakikinig at nagkakalob sa iyo ng buhay. Pangalawa, tandaan natin na sa pakikinig, ito ay nagmumula sa kapakumbabaan. The person who listens is a person who knows how to be humble. Ang taong marunong makinig ay ang taong marunong magpakumbaba. Bakit? Dahil kapag ang isang tao mayabang, hindi yan makikinig. Ang gusto niya lamang, siya ang pakinggan. Di ba meron tayong mga kasamahan minsan sa komunidad natin, minsan sa barkadahan natin, na ayaw makinig sa iba. Ang gusto niya lamang, siya yung pakinggan. Kaya nga ang tawag natin sa taong yun, minsan, yung mga taong bida-bida. Lahat na lamang gusto, ako lang dapat ang bida, ako lang dapat ang pakinggan ninyo. Pero hindi na pinakikinggan ng ibang tao. Bakit? Mayabang. Walang pagpapakumbaba. Ngunit si Jesus sa ating ebanghelyo, wala nang atubiling, wala nang pagtatanong doon sa anak, o wala nang pag-atubiling pagtatanong kay Jairo. Ano ba ang kalagayan ng iyong anak? Walang pag-atubiling nagtanong doon sa sa babaeng dinudugo ng 12 taon. Bagkus, yung pagka-Diyos niya, nagdulot sa kanya ng kanyang kapakumbabaan upang makinig sa pangangailangan ng iba. Dahil lang Diyos nakikinig sa atin, hindi lang para may maisagot siya, kundi ang Diyos nakikinig sa atin dahil naiintindihan niya ang kalagayan ng bawat isa. Madalas tayong mga tao, nakikinig tayo sa kapwa-tao natin para punain ang pagkakamali. Nakikinig tayo sa kapwa-tao natin upang may maisagot lang tayo sa kanya kapag nagtanong siya sa atin. Pero ang Diyos nakikinig sa atin dahil naiintindihan niya ang kalagayan natin. Kaya sa mga oras na ito, mga kapatid, nakikinig sa iyo ang Diyos dahil ang Diyos naiintindihan ang iyong kalagayan. Ilapit niyo po sa mahal na pong Jesus Nazareno
ang inyong pighati, ang lungkot, ang mga bigat ng buhay dahil pinakikinggan niya kanya, dahil naiintindihan kanya. God listens to us because He understands you. Panghuli mga kapatid, tandaan po natin na ang Diyos nakikinig. At yan din po ang hamon sa atin. We also have to learn to listen. Matuto din tayong makinig. Alam niyo po, sabi ho nila, paigsi na daw po ng paigsi ang listening span ng mga tao sa panahon natin ngayon. Dati daw po ang listening span ng kabataan, 5 minuto lang. Probably mga 10 years ago, 5 minuto lang. Pero pansinin po ninyo sa panahon natin ngayon, ang listening span daw po ng mga tao, 10 segundo lang. Pansinin po ninyo kapag kayo ay gumagamit ng social media, merong mga advertisement na lumalabas. Minsan po, di ba, 5 seconds lang, ini-skip mo na yung ad. Kasi daw po, ang listening span, ang attention span natin, maiksi na lang. Pero mga kapatid, kahit maiksi yung ating listening span, we are being reminded, pinapaalalahanan po tayo na maging hindi lang mapagpili sa ating mga pinakikinggan, kundi maging masuri din sa mga bagay na pinakikinggan natin sa mundo. Ang mundo po natin ngayon, napakaingay na. Ang mundo natin, napakarami ng boses. Ang mundo po natin, ang daming boses na nagsasalita na ito ang gawin natin, ito ang dapat patunayan natin, ito ang dapat intindihin natin. Pinapaalalahanan tayo na hindi lang tayo dapat maging mapili sa mga pinakikinggan, kundi pinapaalalahanan tayo ni Jesus na maging mapanuri din sa mga tao, sa mga boses na pinakikinggan natin. Yung boses ba na pinakikinggan natin, boses ng katotohanan? Yung boses ba na pinakikinggan natin, boses na nagkakaloob ng hustisya, katarungan? Yung boses ba na pinakikinggan natin, nagdudulot sa atin upang tayo ay maging mabuti? Yung boses ba na pinakikinggan natin, ay boses na nagdudulot sa atin na gawin ang tama na mga bagay na gagawin natin sa ating buhay? Mga kapatid, si Jesus, bago pumunta sa tahanan ni Jairo, maraming taong nagsabi sa kanya, "Huwag na po kayo tumuloy. Patay na ang bata. Huwag niyo nang guluhin ang guro." Maraming boses marahil ang pumipigil kay Jesus. Pero si Jesus naging mapanuri. Hindi niya pinakinggan ang mga bagay na magdudulot sa kanya na hindi gawin ang kanyang misyon na magbigay buhay sa iba. Kaya mga kapatid, sa buhay po natin, kung tayo ay marunong makinig, huwag lamang piliin ang pakikinggan, kundi maging mapanuri din sa mga taong dapat nating pakinggan. At sino ang tinig na magdadala sa atin sa buhay, ang magdadala sa atin sa payapang buhay? Kaninong tinig ang magdadala sa atin sa katotohanan at katotohanan at kabutihan? Walang iba kundi ang tinig ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, pinapaalalahanan tayo, merong Diyos na nakikinig. Nakikinig siya, at sa kanyang pakikinig, nagkakaloob ito ng buhay. At sa pagkakaloob ng buhay, pinapaalala niya sa atin na iintindihan niya tayo.
naiintindihan niya ang kalagayan ng puso natin, ang kalagayan ng kalooban natin. At kung ang Diyos nakikinig sa atin, matuto rin tayong makinig sa tinig ng Diyos. At magagawa lang natin yon, hindi lang dahil tayo ay mapili, kundi tayo ay marunong maging mapanuri sa ating mga bagay na pinakikinggan. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, ilapit natin ang ating mga dalangin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Ilapit natin ang lahat ng laman ng kalooban natin sa Kanya. Dahil Siya ay Diyos na hindi malayo sa atin. Ngunit Siya ay Diyos na marunong umintindi, marunong magpakumbaba, at laging nagiging mapanuri din sa atin dahil Siya ay Diyos na nakikinig. Ang Diyos, ang mahal na pong Jesus Nazareno, pinakikinggan tayo sa ating mga dalangin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao sa dalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, ipanalangin natin sa Diyos Ama ang lahat ng mga mahal natin sa buhay na may karamdaman. Magsumamo tayo at hingin natin ang kagalingan mula sa Diyos. Ang ating panalangin, Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Ahan, ipagpatuloy nawa niya ang gawain ng pagpapagaling ni Jesus sa pamamagitan ng mga sakramento at pagkakawang gawa. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga manggagamot, mga nurse at lahat na nag-aalaga sa may sakit, patuloy nawa silang maging mahabagin at mapagmalasakit sa mga may sakit. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nasa buhay relihiyoso, manatili nawa silang mga aktibong saksi at takahatid ng paghihilom na dulot ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating mga natitipon ngayon, masundan nawa natin si Jesus sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga biyayang ating tinanggap sa mga kapatid nating nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nagluluksa sa pagpanaw ng kanilang mga minamahal, makatagpo nawa sila ng paglingap mula sa Panginoong nagkaloob ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming banal, isugo mo sa amin ang iyong anak upang pagalingin ang aming katawan, isip at kaluluwa. Ipagkaloob mong lagi naming pakinabangan ng kanyang kapangyarihang magpagaling ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Thank you.
ang buhay na inialay ng tayo'y magdiwang bilang isang Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinapakindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mo ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya ay ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaing lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanal. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salang. Bigyan mo kang Panginoon ang aming kakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paipuno sa Diyoso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagalaw mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen.
Pagkasabi po ng pare o ng lay ministers ng katawan ni Kristo, at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o ng lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Announcement. Magkakaroon po tayo ng second collection. Ngayon po ay St. Peter
St. Peter's Friend. Kauglay po nito, magkakaroon tayo ng second collection na gagamitin po sa apostoliko at gawaing pagkakawanggawa ng Santo Papa sa Roma. Tumulong po tayo at maraming salamat po. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may sa isa-isa. Tayong lahat ay tinilwa ng Diyos na kapiling niya. Mabibili pa rin po ang opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay babibili lamang sa ating Paris Finance Office. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang lawasan ng lahat. Tumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maialay sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan.